Media groups alarmed by the surprise police visits to the homes of journalists. In a statement, the National Union of Journalists of the Philippines said, while they appreciate the police initiative, it may be better if meetings and dialogues between the two sides are done through press clubs or organizations. The Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP echoes this sentiment. The concern for the media that we appreciate, but siguro kung anong pamaraan yan, siguro kung may dialogue, mapag-usapan yan, at siguro we can come up kung anong nakararapat. Parang alanganin yun kasi, of course, biglaan lang. Hindi mo malaman, may pupunta sa'yo. Hindi mo naman masigurado kung member ng PNP natin yan. Ano? Dapat talaga may coordination. The best talaga is siguro idaan sa media entity o sa media office. No? At least one lawmaker wants a congressional probe into the surprise home visits. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro says this has also been happening to teachers in the provinces. Tingin ko hindi ito proper na gawin ito sa mga media, lalo na yung kanilang mga personal, pumunta ng residence, hindi pwedeng gawin yun. Wala man lang itong permiso. Tinututulan namin, kinukundi na namin itong ganitong ginagawa sa mga member ng mga media. Some reporters visited by the police expressed unease over the incident. JP Soriano of GMA News believes it was a violation of his privacy, saying authorities should have spoken to him while he was at work. ABS-CBN News' Adrian Ayacarin and David Oro of DWIZ were also caught off guard. Okay naman eh yung pagbisita ng mga pulis, 'di ba? Kasi part naman talaga ng trabaho nila 'yon na protektahan. Hindi lang yung media, hindi lang tayo, kundi pati yung lahat ng mamamayan, 'di ba? Siguro yung nakakabahala lang kasi ay kumbaga parang biglaan. Pero siyempre yung mga pamilya natin doon sa bahay natin, medyo nag-aalala sila kapag may pulis na dumating. Yung bagay na 'yon ay ina-appreciate ko. Pero para sa akin, medyo nagulat ako. After 2 days lamang, may panibagong pumunta na naman sa akin na hindi naka-uniform na dalawang pulis. At ang dala-dala ay hindi rin marked vehicle. Doon, hindi naman nag-iwan ng pangalan o contact number man lang para sana ay makatawag ako. National Capital Region Police Chief Jonel Estomo has since apologized, saying he has ordered district directors to refrain from doing surprise visits again. Interior Secretary Ben Arabalo is also saying sorry for creating panic among journalists. But he says the home visits were done in good faith. Pasensya na, the PNP is talagang gusto pakita ng suporta. Kung it created panic, I'm the one who's apologizing for them. No, pasensya na. At ito'y pinahinto na po natin at hindi na humaulit ito. Mga mamamahayag, kanya-kanya po tayong trabaho. Ang kanila pong responsibilidad ay ibigay sa publiko ang katotohanan. Alam nyo, kuminsan yung gantong role ay medyo mabigat dahil kuminsan talaga may masasagasaan ka dito. Gusto namin ipakita through this na talagang open ang services ng kapulisihan sa publiko at lalo-lalo sa mga journalist po nating kapatid. The Philippines was named as the world's 7th most dangerous country for journalists in 2021. According to the Global Impunity Index, there remains to be 13 unsolved murders of journalists in the country between 2011 and 2021.